Naging in demand ang bisikleta na magkaroon ng limitasyon sa transportasyon sa bansa bunsod ng COVID-19 crisis. Pero kahit unti-unti nang ibinabalik ang mass transportation, hanggang ngayon, malakas pa rin ang bentahan ng bisikleta. Kaya ang isang tindahan ng mga bike sa Maynila, hindi na halos makapag-supply sa kanilang mga resellers. Sa mga wholesaler namin, bumibili, wala rin kami mabigay kasi sa tao pa lang dito kulang na. Ayon kay Marisa, nasa mahigit 100 unit ng bisikleta ang dumadating sa kanila linggo-linggo. Ngunit agad din itong nauubos sa loob ng 2 hanggang 4 na araw. Nahihirapan din silang maka-order pa ng mas maraming unit sa kanilang supplier. Yung mga yung kinukuha namin ng bike, mahirap din kasi ilabas sa pier, kaya medyo mahirap din sila magbigay sa amin ng piyesa ng bike, ganyan. Ang isang bike shop naman sa Maynila, nahihirapan din mag-restock dahil nagtaas ng presyo ang kanilang supplier. Hindi katulad ng ECQ, medyo mababa pa yung bigayan. Ngayon, matataas na rin. Sa kabila ng mataas na demand ng bisikleta, mayroon din namang bike shops na tumumal ang benta, lalo na nagsisimula na makabalik ang public transport. Dati nung ECQ, mga ilan na bibenta nito sa araw? Mga 10, 15, ganyan. Ngayon, ilan na lang? Nasa 5 na lang pag siner. Sa isang surplus shop na ito, kung dati ay nabibenta nila ng 4,500 hanggang 5,000 ang isang unit ng bike noong nasa modified ECQ ang Metro Manila, ngayon, 3,500 na lang. Naging in-demand man ang bisikleta ngayon dahil sa problema sa transportasyon, paalala sa publiko, laging maging alerto at mag-ingat sa pagbibisikleta sa mga lansangan. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.